Papumuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdig lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y nagpapasalamat sa malalim at malawak na pagpapatawad ng Panginoon sa ating buhay. At ang banal na misa ay gininto ang okasyon upang tayo tumanaw ng utang na loob sa kanyang kagandahang loob. Patuloy po tayong magpakumbaba, kilalanin ang kadakilaan ng Poong Senyor sa atin at hilingin palagi na patnubayan niya, arugain at gabayan ang ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong maitaguyod ang sanlibutan. Sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan na ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya
Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinapamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan at naghihimagsik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masasama. Magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Sinabi ni Jesu Cristo, ako ang inaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya na naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinapatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro,
ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, umayo ka, magaling ka, dahil sa iyong pananalig, noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Tayo po'y magpuri, dakilain, sambahin ang Poong Senyor. Inikilala ang ating kahinaan at kasalanan. At kahit tayo hindi karapat-dapat, alam po natin na ang Diyos ay dapat natin paglingkuran at ibigay ang buong pag-iiral sa Kanya. Papasalamat po ako habang ako'y binigyan ng panahon bago bumalik sa misyon na malapitang isangguni sa Poong Nazareno ang pinakamalalim na inaasam ng aking puso. Sa ganitong pagkakataon na hindi binibigay sa akin araw-araw, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Pagnilayan po natin ang ating mga pagbasa, ang mga pagbasang nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas ng loob na sa mga hamon ng buhay tayo'y umahon at magpatuloy. Unang pagbasa, unang sulat ni San Pedro, tayo ang lahing hinirang, mga saserdote ng hari. Isang bansang itinalaga ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang kanya-kanya tayo. O ako, okay na ako. Ha? Yung grupo ko, ha? Okay na kami. Ang binigay dito ay isang lahi na hinirang, isang bansang itinalaga ng Diyos, isang komunidad tayo na magkakaiba ng ugali at ang komunidad ay iba't ibang mga grupo na ang mga objetibo ay siyempre magkakaugnay, ngunit magkakaiba. Ang pagbuo ay isang hamon. Kaya, pero ang tingin ng Diyos, kayo, tayo, ay lagi, lahing, hinirang, mga saserdote ng Diyos at ang bansang itinalaga. Pansin ninyo yung mga kataga. Hinirang, pinili, itinalaga. Sino? Siya ang pumili sa iyo. Kaya basta yung hintuturo niya ay nasa yung direksyon, tumugon ka na. Gayon po sa ating ebanghelyo ayon kay San Patawad po sa aking boses, Garalgal. Pinanggaling ko po sa misyon, hindi po ako nagyayabang. Press ko po doon ang hangin. Di po ako sanay dito sa... Pagamat ako'y taga dito, iba po yung presko ng hangin doon. Matagal nang malinis. Malinis ang tubig. Malinis ang hangin. Puro puno. Sobrang puno. Ayan. Anyway, babalik ako. Si Bartimeo, anak ni Timeo. Alam niya kung sino si Jesus. Kilala niya ang Mesiyas. Ang Mesiyas, ano ang senyales ng Mesiyas? Ang Mesiyas, bulag, may kakayahang bigyan ng kaloob na makakita muli. Jesus, anak ni David! Nagsisigaw siya. Jesus, anak ni David! Ano gusto mong gawin ko sa iyo? At una, kilala niya si Jesus bilang tagapagligtas, Mesiyas, ang pinakahihintay.
Pangalawa, hindi siya papetik-petik, hindi siya tatamad-tamad, hindi siya mabagal. Noong tinawag siya, tinanggal niya, bulag siya, namamalimos. Ang kanyang mundo, yung maliit na, ano ka ba akong bulag? Yung bulag mo ay, ito lang. Tinanggal niya ang kanyang balabal at paluksong pumunta kay Jesus. Kaya nga yung maliit na larangan niya, kagad siya, yung narinig niya, pumunta kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Kay Bartimeo, alam niya kung ano gusto niya. Talo pa niya tayo. Tayo? Ha? Ano? Hindi tayo sigurado. Mabagal, nag-aalan, aninlangan. Hindi alam kung anong gusto sa buhay. Alam mo ba yung gusto mo sa buhay? Marami, karamihan. Ano nga ba? Panginoon, gusto ko pong makakita. Sana, sabi niya. Guro, ibig ko po sana, kung maaari, kung maipahihintulot po ninyo na makakita. Makakita, bulag ako. Makakita ng kulay, makakita ng tao, makakita ng hayop, makakita ng kalikasan, mabuksan ang aking mata. Puro kadiliman, puro itim. Makakita ng berde, makakita ng dilaw, makakita ng pula. Ibig ko pong makakita kung maaari. Sana po. Alam niya kung ano ang hihilingin niya. At isa pa, nung tinupad ni Jesus ang kanyang nasa puso, ano yung huling sinabi ng ating ebanghelyo? Sumunod kay Jesus. Sumunod. Ngayon nakakakita na siya. Ngayon nakakatapak na siya. Alam na niya kung saan pupunta yung paa niya. Dati babangga-bangga siya. Natatapilok, di siya makakita. Sumunod kay Jesus. Pumunta si Jesus doon, pupunta siya. Pumunta si Jesus dyan, pupunta dyan si Bartimeo. Ilan sa atin ang ganyan? Mabilis! Alam kung anong gusto. At susunod sa Panginoon. May utang na loob. Nagpapasalamat. Tanging magagawa niya ay sumunod sa Panginoon. Pensya na po. Hindi na makayanan ng aking boses. Sana po, ganyan po tayo. Bartimeo, anak ni Timeo. Kung meron lang tayong ganung pananalig, sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa makita natin sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya kung ano ang ibig sa ating buhay ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Magsitayo tayong lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Tugon po natin, Guro, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan, naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingiin ang mga itinakwil, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo.
Guro, buksan mo ang aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob na maiugnay ang kanilang mga dinarana sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan.
Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ako tutungo. Saan pa maghanap hanggang sa dulo ng dagat? Walang makikitang tulad mo, libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kainan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahan na ng mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong haggan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay iyong kawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inililog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladanal ng mga imahe na tasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangako sa binyag na ikalong ibin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang paggawad ng huling pagbabasbas, patuloy po ako nagdarasal sa komunidad na ipinagkatiwala sa akin sa misyon ng ating pong Jesus Nazareno. Ito po ay ang komunidad sa St. Mary's Catholic Church sa Dawson City sa Yukon, Canada. Nakadalawang Pasko at dalawang Semana Santa na po ako sa kanila. Unti-unti po tayong may mga Pilipino din doon pero wala pang 100. At may ibang mga taga migrante na galing sa ibang bansa, may mga katutubo doon at may mga lokal na mga mamamayan doon sa Muntin Lunso doon. Napakalamig po tuwing taglamig. Dito po ay positibong 40, positibong 50 doon ay negatibong 40, negatibong 50 ang temperatura. Kaya napakalamig po. At dito, napakadami ng tao. Nagmimisa ako doon. Lunes hanggang Biyernes, minsan walang tao. At napakalungkot. Napakadilim. Tuwing taglamig. Tanghaling tapat na. Napakadilim pa. Di pa
sumisikat ang araw. May ilang oras lamang na makikita mo yung araw. Tapos lulubog na naman siya. Kaya kung ikaw ay mahina-hina, ay talagang tatamaan ka ng matinding kalungkutan sapagkat ang pagsikat ng araw ay pag-asa para sa atin. Doon ay parang nahihiya ang araw na magpakita. Pero malaking hamon. Kaya isama natin sa mga panalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinto pa namin, aral mo ang aming tunay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ana amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, umalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ana amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minumalaki ang amin.